Magandang tanghali po, oras na para sa may init na balita. Maagang nagtungo ang mga botante sa pagbubukas po ng presinto kaninang umaga. Pero ilan po sa mga ito ang nakaranas na ng aberya? Naritong report. Maaga pa lang nagsimula ng tumagsa ang mga botante sa presintong ito sa Malolos, Bulacan. Nauna na raw sila sa pagboto para hindi sumabay sa dagsa ng mga tao. Sa kabila niyan, may ilang hindi raw nakita ang kanilang pangalan sa listahan. Sa Gumaca, Quezon, dalawa pa lang ang nakakaboto kaninang umaga. Bumigay na ang isang voting machine. Narespondehan naman ito ng technician pero dismayado ang ilang botante dahil naantala ang kanilang pagboto. Pahirapan din para sa ilang senior citizen ang paghahanap ng kanilang pangalan sa voters list. Sa Maasin naman na isa sa mga pinakamalaking lungsod sa Leyte, maagang nagbukas ang mga polling precinct. Bumoto na rin ang ilang inmates sa South Cotabato Provincial Jail. Magtatagal yan hanggang mamayang alas 2 ng hapon. Pero sa ilang presinto sa bayan, problemado sa paghahanap ng kanilang mga pangalan ang ilang botante. Kaya madaling araw pa lang, dinagsa na ang assistance desk ng PPCRV. Nagkaaberya rin ang botohan sa Isabela City, Basilan. Hindi kaagad nakapagsimula ang botohan dahil nagkaproblema ang ilang makina. Maayos namang nagsimula ang botohan kaninang umaga sa General Santos City. Dave Bugawisan, GMA News.